mo rin kung kaya nga ba niya yung napuntahan yung place na sasagot siya. So mag-open ka na din bilang babae para naman fair kayo, parehas naman kayong kumbaga naging masaya that time eh. Di pa paano Miss Jazz, kunyari sa panliligaw dapat lalaki lang yun, no? Ay pag sa panliligaw siyempre ikaw itong nangaabala sa akin mag-akit-akit eh. Oo, tama. Sa panliligaw lalaki talaga dapat. Opo. Nakakaya naman yun, nanliligaw ka na, makikikain pa ako sa inyo. Di ba? Oo nga. Oh. Depende rin po, case to case naman yun. Kung before naman sa'yo. Nanligo, may friendship kayo eh, wala na yun sa ganung stage naman eh. Okay na sa lahat din eh. Bagay, kung dati mo ng kaibigan, okay lang yun. Pag alam mo, yung open kayo sa isa't isa, family, sa family nga, sa family mo, open na kayo sa isa't isa. So, parang yung pagdating na sa stage ng ligawan, parang hindi na naging ganun eh. Naranasan mo ba yan, Miss Jess? Naranasan mo ba yung ganyan? Ano pong tanong yun? Naranasan niyo ba na ikaw ang pinagbabayad ng lalaki? Ah, hindi po. Hindi naman. Hindi po. Sa experience mo, anong babayad lalaki talaga? Opo. Simula pa lang ng kain, hinihingi na yung ano ng bill eh, binabayaran eh. Wow! Eh, paano yun? Nata-turn off ka ba ng ganun pag kunyari sinabi sa'yo, just pwede bang hati muna tayo? Okay lang yun. Pero sa akin, hindi naman. At least naging open siya. Eh, kung Miss Jess, pwede ba ikaw na muna magbayad lahat? Para, kung kaya naman ng budget ko, eh, okay lang. Wag lang yung order ng order. Order. Pero at saka hindi naman every time na lang gano'n ang mangyayari. Order ng order yung pala ikaw magbabayad. Diba? Turn off ba sa'yo? Turn off ba yung mga gano'n? Para siguro hindi na lang magkahihiyaan dun sa place. Sige, bayaran ko na to. Pero next time hindi na pwede para sa akin. O, huling pagkikita niya na yun. Pwedeng huling pagkikita niya na yun, no? Siyempre, yan sa akin naman na... Hindi mo kasi inaasahan din yung pangyayari. Ang sa akin kasi, ayoko yung... pati ako napapahiya. So, kung ganun ang case, although hindi ko naman na-experience pa yun, so, advice lang din sa mga nakakaranas din ng ganung pangyayari, para hindi na kayo magkahiyaan pa. O, hindi ka, ibig sabihin, ikaw mismo ang may sarili, hindi ka mapapahiya doon sa place. Sagutin mo na lang. Pero huwag nang maulit. Pero so sa topic natin, Miss Jess, anong masasabi mo? Sino ba dapat ang sa pag-date ba? Kaya kung babalikan po natin, Idol, yung kultura natin bilang Pilipino, lalaki. Kasi, diba kasi para kasing nakakabasta sa posisyon ng lalaki. Kasi sa term pa lang na ang lalaki is provider, diba? So, ganun pala yun, nakakabasto sa parte ng lalaki. Opo. Hindi sa parte para ng babae. Para sa pananaw ko, yun na. Kasi kung titignan natin yung pagiging Pilipino natin, so sa ating mga lalaki kasi, ang stand ng lalaki kasi sa ating mga bilang Pilipino or sa lahat is provider, di ba? At saka yung sa pagiging ng ethics, lalaki talaga, di ba? Kahit na lang sa paglalakad nyo sa kalye. So more on protector si lalaki dapat. Pag nakita mo yung lalaki, parang siya pa yung nagpa-feeling babae, di ba? Masasabi mo, napaka-unethical naman itong lalaki na to, di ba? Sa tingin mo lang, di. Kaya lalaki talaga ang kumbaga dapat kumatawan noon. Okay. Kung ikaw babae, may respeto ka sa lalaki. Hindi mo na dapat siya overtaken sa ganung issue. Sa akin, siguro. Sino ang pananaw ko? Sa akin naman, sige, basta mo na ako. Okay, wala problema doon, no? Tayong dalawa lang naman nakakaalam nito, eh. And then, joke lang. Okay, Miss Jess, baka may gusto kang batiin. Miss Jess, ganito, ha? May ano ka ba? Nagtuturo ka ba? Ka-counseling ka, di ba? Hello? Hello? Miss Jess. Basta support namin pelikula ko, Miss Jess, ha? Nawawala si Miss Jess. Hello, sir. Nawawala ka.
Okay na po. Okay po. Okay. Ano po yung sabi niya? Sabi ko, Miss Jess, supporta mo yung pelikula ko, ha? Pag ano, ha? November 27. Sinabi ko na nga po yun, eh. Pinagsasabi ko na sa mga friends. Okay lang kasi ang Pinoy, madaling makalimot yan, kaya kailangan pinag... At saka sa, ano, sabi ko, saan po ba? Lahat po ba ng ano yun? Saan pwede siyang mapapanood lang? Sa 27. Hindi pa natin alam yung eksakto, pero siyempre siguro sa mga sinihan yun. Sa lahat ng sinihan yun. No? Sa lahat. Ayun, maraming kasi salamat. Tinatanong nila ako kasi karamihan po kasi nila eh, lalo na sa mga relative ko sa ano sila sa aura. Basta paalala mo lang kasi, di ba? Opo. Okay, Ma'am Jess, maraming salamat sa iyo at mabuhay ka. Okay, Miss Jess? Maraming salamat din po, Idol. Okay, thank you, Miss Jess. At sa mga nakikinig ng iyong programa. Okay, sige. Thank you. Okay, so, Jarjen, balik mo nga tayo sa ating Facebook. Sino ba nandyan? Si Alay Sanyo Nuevo, tapos sa bayan. Marco Gino Tercero Reyes watching and later we listen through radio, sabi ni Marco. At si Nino Almendra, excited na ako sa movie mo, listening here from Gothenburg, Sweden. And wow, Nino, share ka lang ha, nung trailer natin. At si Mai Sara watching from Japan. And international po tayo, meron sa Sweden, sa Japan. At eto naman po si Jason Sepol, si Jason Lopez to eh. Oo. Ano title ng background music mo? Yung parang puro instrumental guitar lang. Ano nga ba yun? Sige, mamaya alamin natin yan, Jason. Si June Pius Soloipak, sabi niya, Musa, sana makita kita sa personal. Oo naman. At si Elizar Caloyloy, magandang hapon. Ariel, ang sagot ko sa topic ay natural lang sa lalaki ang magbayad sa pakikipag-date, sabi ni Elizar. At si Marco Gino Tercero Reyes ulit, sabi niya, Idol A and Miss Beautiful Jessica, kahit mukhang wala ka. Oh, wala si Miss Jessica ngayon. Birthday ng kapatid niya, oo. At si Normita Milay, watching from Honolulu. At si Leti Lataw, good afternoon. Si Susanne Senadero, watching from Hong Kong. At si Ampalaya, siyempre naman dapat pagiging maginoo yan. Ayan, nasagot na niya yan. Oo. Okay, at si Pinky de Guzman, makahilak man pa ta sa sonota. Sonata. Ayan, kung ano man ibig sabihin ng makahilak man po ta sa sonata. Si Joanne Decadis ba to? Sabi niya, watching from Hong Kong. To si Joanne Decadis. At si Rogin Ramirez, wala lang. Rogin pala, dumaan lang. Okay. Etong si Tony Abrihan, sabi ni Tony, Jen, andyan ba yung ano namin, yung kantang birthday ko na? Kanayang mga to after nito si Tony Boy Abrihan, sabi niya, hi, not really po, sabi niya. Minsan, give and take. Your number one fan, Tony Boy from New Sun Machine Shop, Malvar, Batangas. May I greet my only number one, Miss Michelle Rossi of Probil, Studio Manila. Ayan, may kanyang number one daw. Ayan, si Miss Michelle Rossi. Pinabati ni Tony Boy. Okay. At si Alice Mendoza Calahes, bangguwapo ng hair mo. Opo, lalaki ang nagbabayad. Kasi pag nagpamilya siya, ang magpipinance. Kapag kasi babae, nakakasyay kasi alangan namang manghingi pa siya sa babae. Culture naging mga Pilipino, lalaki ang nagbabayad. Kahit nga mag-date lang ng 5 piso sa palamig, pwede na, thanks. Sabi ni Alice Mendoza Calehaso. Okay, meron pa yung caller, si Arlene o Pateros. Arlene, pasok. Hello. Hi, Arlene. Good afternoon. Good afternoon, Arlene. Oo. So, Arlene, bago kita tanungin kung anong concern mo, ano ka ba? Ikaw ba ay dalaga?
Complicated. May asawa na po. May asawa ka na. So, ilang taon ka na para... Okay lang ba yan? T6. T6 daw. Tapos, may ilan ang babies mo? Apat. Okay. So, Arlene, ano masasabi mo? Anong masasabi mo sa topic natin? Topic ba ang concern mo? Oo. Yung lalaki talaga ang nagbabayad. Lalaki talaga? Kasi... Oh. Sa umpisa pa lang, kung pagbabayarin niya yung babae. Turn off na yun. Turn off na yun. May nangyari na ba sa yung ganon, Arlene? Hindi. Sa akin nga, lahat. Hindi ako pinagastos, kahit 5. Wow, lupit. Hindi, yung lahat na nanligo sa'yo, talaga hindi ka pinagastos. Oo. Kaya lang, nung naging asawa mo na. Sagot mo na lahat. Ha? Ikaw naman ang hindi binigyan. Ah, ikaw ba yun? Ikaw yun eh, no? Oo. Ikaw si hindi. Ano? Okay lang naman din yun. Basta yung pera napunta sa maganda. Pero kasi, di ba, ako naman, sa akin naman, sana, kumbaga sa, habang nagkakaedad yung mga tao, syempre, kumbaga, sana man lang, ma-experience nyo yung mga gusto nyo ma-experience. Ano po, Ma'am Arlene, ano pa ba mga gusto nyo ma-experience? If may ask. Ang sa akin lang naman yung mag-out of town. Wow. Kasi nakapag-out, nakapag-abroad na. Mm. Gusto ko naman sa Pilipinas. Ako, alam mo, Arlene, may iba ako. Di ba, kunyari saan na kayo nakarating? Sa Japan, ganun. Canada. Piligsasawaan din eh, no? Oo. Oo nga eh. Ako lalo na, malamig doon. Ako nagtataka. Siguro pagpunta namin uli sa tag-init na. Nagtataka ako sa iba, walang kasawa-asawa, kunyari sa Japan. Eh ako marating, ako nakarating ako ng isa, dalawa, tatlo. Parang, alam mo na eh. Oo. Hindi, tsaka ano eh. Alam mo na yung... Kaya ka lang din minsan pupunta dun, may kamag-anak ka. Tulad namin, may anak kami roon. Hindi, ang puntos ko, kahit anong ganda pa ng lugar na yan, pinagsasawaan din yan eh. Diba? Eh, after all, hindi mapahitaga ron eh. Oh, kaya nga misa, meron ng yung iba, kaya nga yung iba mas na maganda pa dito eh. Na homesick. Mm. Diba, kaya nga may naho-homesick eh. Kumbaga, nagsasawa na rin doon. Saka siyempre, Pilipino tayo, hindi tayo stranger dito. Ako nga, Ma'am Arlene, kunyari, may pinuntahan akong ibang bansa, no? Pagdating sa airport, sabik na sabik ako sa mga Pilipino, pinagkakausap ko yung mga doon pa lang sa aeroplano, kunyari, yung mga, anong tawag, stewardess. Pagdating mo ngayon doon sa duty, pinagkakausap mo. Kumbaga, para sabik ka sa Pilipino, makipag-usap eh. Parang gano'n. Kasi di ba minsan sa abroad, yung mga kapwa Pinoy natin doon, yung iba, kala mo, Amerikano na rin mag-aasta eh, pati English, di ba? May mga Pinoy na kumag-aasta doon, parang Amerikano na rin eh. Kaya iba pa rin yung nandito eh, no? Of course. Parang, ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Kaya, hindi, kasi dito naman tayo pinanganak. Dito lumaki, dito lahat ang gawi. Oo. Kaya sila napipilitan lang doon kasi hindi sila kumikita dito. Tomo. Kaya hindi sila pwedeng magmalaki sa atin kung muna sa abroad sila. Magkita-kita muna tayo dito sa Pilipinas. Oh, yan. Sabi ni Ma'am Marlene, no? Dito muna daw tayo sa Pilipinas. Ako naman, hindi naman sa ano. Kunyari, tatlong beses ako nakarating sa isang ano. Sawa na rin ako eh. Kumbaga, alam mo na eh. Di ba? Oo. Masarap lang yung unang punta kasi wow, yung pagkain, oo, yung klima. Saka yung aeroplano, kain ka ng kain. Oo. Hindi, kunyari yung paligid, nakita mo na. Uy, ang lawak. Oo. Pero after nun, kaya nagtataka kami sa Duseba, yung walang kasawa-sawang, kunyari, papabalik-balik ng Japan eh. Mm-hmm. Ako nga, tatlong beses na ako nakarating, parang... Iba pa rin yung... Saka doon, ano eh, trabaho. Parang wala na silang pahinga. Eh, katulad sa States. Sa States, bago kayo magkita ng mga kaibigan mo doon, ini-schedule pa yun. Oo. Hindi katulad sa atin, oy, kita tayo mega mo lang. Oo. Ay, ang sarap-sarap dito. Oo. Kasi katulad yan, kunyari yung lugar namin.
Yung lugar namin, nandun na yung bilihan ng tubig, hardware, may ospital, may kainan, may laundry, tubigan. Ang galing. Lalakarin mo lang, hindi ka tulad doon, grocery, babiyahe ka pa. Yes, yes. May bibiling ka lang ng grocery, magkokotsi ka pa. Oo. Ang layo ng travel. Oo, oh, ngayon pupunta. Saka walang mga tindahan, mag-aantay ka pa ng bus. Hindi ka tulad dati sa atin, dito, kunyari kumain ka sa karinderiya, pwede ka pang, uy, kalahating kanin nga. Yeah. Tsaka lagyan mo nga ng toppings. Yes. Lagyan mo nga ng sabaw niyan, yung minudo, anong anong tawag dito, yung kunyari, yung kaldereta ba yun? Lagyan mo nga ng sabaw ng kaldereta. Tsaka dito, lalabas ka lang, may kausap ka na. Kaya nga, Ma'am Arlene, sa States, sa totoo lang, kaya nga, kumikita doon ng mga psychiatrists kasi maraming namomblema doon, wala silang mapagsabihan. Correct. Wala silang mapagsabihan, kaya nangyayari doon, nagbabayad pa sila para lang may mahingahan ng kanilang problema. Oo, kasi tama. Nga, yung mga kaibigan nila doon, per hour ang bayad eh. Alam nga naman sayangin nila yung oras nila sa'yo. Oo, tama. So in short, halos hindi mo makita yung mga kaibigan mo doon. Kaya nagbabayad sila ng psychiatrist. Sa atin hindi. Mm-hmm. Sa atin, dahil sa lupit ng chismis, hindi mo pa sinasabi yung problema mo. Hindi mo pa sinasabi yung problema mo. Alam na ng buong kapitbahay mo eh. Oo. Bisan nga sa opisina, Ma'am Arlene, hindi mo na kailangan pumunta pa sa ospital para sabihin. Matreat ka. Hindi, yung ano, kunyari, kung kunyari positive ka, no, buntis ka, no? Hindi mo na kailangan pumunta pa ng ospital. Sa opisina lang, alam na nila kung babae o lalaki yun. Mauna yung chismis. Di ba? Kaya sa atin, yung mga depression na ganyan, mas konti ang percentage sa Pilipinas. Mm-hmm. Hindi ka tulad sa Canada o sa Amerika. Mm-hmm. Wala kang makausap dun. Oo. Wala kang makausap dun. Unless na doon ka lumaki, marami kang kaibigan. Oo. Pero yung, nakaw. Di ba? Pero ano eh, pag nasanay na rin sila dun, ayaw na nila dito. Ayaw na na. Ay, hindi, kasi pag marami ka ng ano siguro dun, yung network mo, yung mga kaibigan mo na, okay naman yung pag marami na, pero yung sabihin mong bagong salta ka doon. Jesus Mariano. Hindi, kahit ano lang, nasa lugar ka nang walang masyadong mga ano. Tao. Oo. Eh, ikaw nga, napakalaki mo eh. Bakit? Magbukas ka lang ng radyo, may mga kausap ka na. Oh, yan, oh, katulad nga, may kausap ka na, di ba? Artista pa yung kausap mo, Ma'am Arlene. Oh, di ba? Correct. Ma'am Arlene, ito ha, sama mo yung buong kamag-anak mo dun sa pelikula ko ha. Okay. November 27 na yun. Hindi ko mapapaya dun. Ano yun? Medyo kaiba yun. Kaibang reality talaga. Hindi lang reality, basta medyo kaibang komedya yun. Nakakatawa. Basta, may siguro mangingiti ka naman kahit papano. Basta medyo kaiba siya, hindi siya yung... Ako gusto ko tawa ng tawa eh. Oh, sige, tingnan natin. Baka tingnan natin kung matatawa. Ayoko ka ng boring araw-araw. Oh, yun, ako. tama yun. Nasaan ba si Mr. ngayon, Ma'am Arlene? Nasa labas. Pumipitas ba ng mga sayote? Naalala ko nga, baka tumira kami sa probinsya eh. Nako. Wala na yung mga, ano ko, ka-friends. Maligayang, nagsusumbo ba kayo, Ma'am Arlene? Hindi naman. Nagbabadminton. Oo nga, sa probinsya, baka magano doon, mga sitaw ang kausapin mo doon. Magtanim ka. Eh, yun ang hilig niya eh. Oo, pero ako, gusto ko din ang nature. Nung medyo nagkaedad na ako, parang aware na ako sa mga paligid, sensitive ako sa mga puno. Alam mo, Ma'am Arlene, ako parang hindi. Bakit? Meron pa bang ibang itsura ang puno? Iisa lang ang tingin ko sa puno. Hindi, iba ibang klase ng puno. Meron pa bang ibang klase ng bundok? Iisa lang naman ang itsura ng bundok, di ba? Oo, pero makita mo yung ganda ng nature. Ano kasi ako, Ma'am Arlene, sorry ha. Ano? Mall person ako eh. Aha. Mall person ako. Ayoko nung... Eh, lalo na pag mainit. Diyos ko. Hindi naman mainit sa probinsya. Malamig nga. Hindi ba mainit doon? Hindi. Kasi, dito lang naman sobra init. Pero pag nasa province ka, kahit mainit siya, yung pakiramdam mo, malamig.
Eh kasi mahilig ako sa mga sapatos, wala akong makikita mga ganun dun. Mitikuloso ka pala eh. Wala akong makikita ng mga kunyari, mga sapatos na, di ba? Bakit sinasabi mo, pag may nanligaw, kailangan walang pera? Paano kung maliligaw ka? Hindi, sabi ko minsan, kunyari estudyante ka, wala kang pera. Ah, estudyante pa lang. Minsan kunyari, bili ka na lang ng pandesal, lagyan mo ng palaman. Dari, kunyari sabi ko sa'yo, Arlene, sabay tayo magbenta, meron akong tinapay dyan. Ay, okay yun. Di ba? Okay. Yung mga ganun sila. Kasi minsan, pag walang pera, yung ganun lang, minsan ang mapupunta sa yung babae, yung hindi material, yung talagang... Tama. Mamahalin ka kung ano ka eh. Oo, tama. Pero yung sobrang galante ka minsan, marami kang pera, ang mapupunta naman sa yung mga gold digger karamihan. Di ba? Tama ka dyan. Oo. In short, ang namamagnet mo, yung mga babaeng material. Oo. Pag wala kang pera, yung mapupunta sa yung mga talagang kumagmahal eh, tanggap ka kung ano ka. Yung mister ko nga noon, all out talaga eh, pati mga kaibigan ko kasama. Pero nakaramdam na ako, doon niya ako hinangaan. Nasabi ko, oy, wag na kayo sasama sa akin. Kawawa naman yung boyfriend ko. Ayun, in short, nagmalasakit ka. Yes. Ayun, hindi ka umabuso. Oo. Ngayon, ikaw na lang ang inabuso. Hindi naman, hindi naman. Mas maganda pala, inabuso niya na noon eh, para... Di ba? Nakabawi ka man lang eh. Di ba? Bandang huli, doon tayo babawi. Oo, oh, bawihan mo na lang, ganyan. Okay. O, sige na. Okay, Ma'am Arlene, maraming salamat sa oras nyo. Okay, ating... thank you, Ma'am Arlene. Okay, ating Philippine Standard Time is 3:01. Magbabalik po ang Love Idol. Programang ito ay inihatid sa inyo ng Simply G. Simply G, simply ganda. Ang oras, 2:59. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Teka! Usapang technology na. Sa panahon ngayon, napakabilis ng takbo ng buhay. At mas mabilis ang mga pagbabago sa teknolohiya. Nakakahabol ka ba? I-tech up na natin ang latest news, personalities, issues, tips, trivia, tungkol sa technology, internet, cyber issues, at social media. Tech Sabado. Alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama ang ating techie kapatid na si Jing Garcia at tech journalist attorney Melvin Kalimag. Nakakatawa, nakakaaliw, nakakamangha, nakaka-nosebleed ba? Tech Sabado. Nakakatekot? Na! Tech Note para huwag mahuli sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 6. Siya ang love guru na may problema din sa pag-ibig. Katulad ng experience ko, kunyari yung nangaliwa siya, nasaktan ako, tinanggap ko, ganyan. Yung mga ganun, tumatatak yun. Ariel with a capital A, the love idol. Kapupulutan mo ba ng aral o katatawanan? Kaya sa akin, June Perez na sa akin, sa kwarto, kompleto doon. May bungee jumping, may skydiving. Pwede pa kayo magtaguan doon eh. Para sa mga di na natuto, andyan na naman siya. Tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Seriously, to make the world like you must like yourself first. Believe in your heart and in your mind that you are likable too. Ariel with a capital A, the love idol. Sometimes, it's cool to be sabi. Sarap mag-isa minsan, alam mo yon. Sarap mag-solo sa bahay, kahit may mga maligno dun. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ariel with a capital A para sa love idol. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By sea and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ariel with a capital A. The love idol. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, nagbabalik po ang inyong lingkod, Ariel with the capital A. Ayan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang patingin si King Soti. Ayan. King Soti, yung kanyang MTV sa YouTube, panoorin nyo. At syempre sa Race Electrical na si RR. Are, kamusta ka dyan? Ayan. Binabati ko ang lahat ng mga tiga Race Electrical, sila Yen. Okay, at... Okay, so, yun.
Namimiss ko na tong crush ng bayan, si Miss Jessica David. Pasok! Hello! Wow! Kamusta naman? Eto, namimiss ka. Namimiss ka. Miss mo na ako. Oo! Ay, miss na rin kita. Kaso, birthday kasi ng kuya ko. So, ano ang pangalan ng kuya mo? Inaalam ko nga para mabati. Oo, Nolan David. Kuya Al. Yung Kuya Al ko. Happy birthday. Birthday niya mismo ngayon. So, Kuya Al, happy birthday sa'yo. Oo, batiin mo aking kuya. Kuya ba ang tawag ko dapat? No? Kuya Al. Kuya. Si Kuya Al. Kuya. Para sabay-sabay kami manood ng pelikula mo, di ba? Wow, oo nga naman. So, yun ang bala ko. Buong family dadalin ko. Wow, ayos yan. Oo, tapos kasabay din niya. Kasi birthday din ng kasama natin sa radyo si Mark. Mark Duenas, magka-birthday sila. Ay, nga pala, Mark Duenas. Ang idol natin si Mark, birthday niya din ngayon. Pati yung isa ko ring friend, ang dami nila, sabay-sabay sila. Si Daniel Kaasi, taga-ABS yan. Birthday din niya ngayon. Daniel, so tatlo sila. Si Daniel. Daniel. Mark Duenas at si Kuya Al David. Okay, so ano bang handa? May ano ba tayo mamaya dyan? Mamaya may dinner, tapos niya nag-lunch kami sabay-sabay, tapos lalabas lang mamaya for dinner, kaya hindi na ako makapunta dyan. Eh, yung mga ano nyo, yung mga ano mo, yung mga fellowship. Break muna ngayon yung fellowship ko kasi to birthday, family day muna ngayon, tsaka bukas. Mamayang gabi? Mamayang gabi, wala tayo. Kasi hanggang gabi na yan eh, magkakasama kami sa kumpiya eh. Kailan so, ba, break ano, muna. Kailan ba walang pasok? Wednesday, ano? Wednesday ba? Wednesday, oo yata. Tama ba? Ano ba ngayon? Oo, Wednesday, walang pasok. Sa Monday yata, holiday, sa QC lang. Pero yung Wednesday, lahat yata yun. Tama ba? 21, 2. Oo yan, hindi ko sure ah. Okay, or next week pa yun. Ano ba yung ano? Yung sa ano nyo, yung ano nga, yung mga show nyo sa umaga, yung ay, yung Boljack. Boljack. Ano ba yung topic nyo? Parang may nakita kasi ako na pinost kayo tungkol ba yung sa ano, LGBT. Ano ba yung ano ba yung concern ni ano doon? Ni Attorney Bruce? Ay, hindi. Si Attorney Bruce naman, okay naman yung ang point nilang dalawa, ni Attorney Bruce saka ni Attorney Jeff. Is parang panahon na para magkaroon tayo ng mga parang bills na mga batas na re-respeto sa mga karapatan ng mga nasa LGBT. Kunyari, may sariling CR. Oo, ganun, diba? At may sarili ng CR para wala nang ganung mga instances, diba? Hindi na nagkakagulo sa ganun. Doon sa CR na yun, lahat na ng LGBT nandun? O iba pa yung... I guess, oo. Iba parang, pa yung gay, iba pa yung... Hindi ako sure, ha? Mukhang lahat naman nandun na. Lahat na siguro ng LGBT, eh, pwedeng nandun na sa restroom na yon, parang ganun. Or yung iba naman ang sinasabi is kapag trans woman ka, is payagan na rin, katulad nga yung nangyari, payagan na sa restroom sa CR ng babae. Yun nga lang, yung iba, may mga concerns din about dun, di ba? Parang, kaya baka yung mga babae hindi komportable, may mga ganun, di ba? Hindi, tsaka paano mo malalaman kung trans yun, di? Kailangan inspeking ko pa yon. Oo nga, di ba? May mga trans na super babaeng babae na, no? Patingin nga kung talagang inano na yan. Ikaw ah, oo nga, pero i-scan, ano ba yun? Ano ba yun? Ini-scan? Oo nga, no? Totoo ka dyan. Tama ka naman dyan, no? Oh. Paano mo nga naman malalaman, no? Kung pinutol na. Oo, tama. Kaya unless nga, na may x-ray doon, data ka may x-ray, kaso na kaya yun. May x-ray? Pagka tidbits yun, nakakaya. Oo, kaya dapat, yun, yung iba ganun. Kasi bottom line lang, dapat magkaroon na rin tayo ng mga batas na, alam mo yun, may makakatulong dun sa mga nasa LGBT. Ayun. Yun lang naman. Bagay, na-support ko, syempre, kung may mga women's rights, may human rights, siguro, I guess, it's about time na magkaroon na rin ng LGBTQ rights. Diba? Kasi hindi naman siguro kawalan yun, di ba? Tama. Kasi mayroon din ako nakita sa Facebook ng mga babaeng nagre-reklamo rin dahil hindi daw sila komportable sa iba. Yun nga. Yun din yung sinasabi ko, di ba? Kaya nga siguro, maganda kung magdagdag tayo ng CR. Oo, diba? Naisang CR. Oo. Para patas sa lahat. Ano yan? Ibang klaseng inodoro ba style doon? Hindi.
May kulay. Siguro colorful. Alam ko yung korte ng inodoro, baka iba nga. Iba kakaiba yung korte. Depende na sa unique na idea. Saka, alam mo, speaking of PR, kung yan nga, diba, may issue na dyan. Ako nga eh, kung ako gagawa ng batas, yung para nga lang sa babae, feeling ko kulang. Yung CR pa lang na para sa babae, para sa akin, tingin ko kulang na nga yun eh. Kasi pansinin mo sa mall, parating nakapila diba, kayo. Diba, pila yung babae. Oh. Kaya nga dapat, magdagdag sila ng CR. Diyos ko, ang yayaman ng mga may-ari ng malls, diba? Tingin ko naman, hindi kawalan yung magdagdag sila ng CR. Mas maraming inodoro, mga gano'n. Oo, kasi tingin, pag napunta ka ng malls, kawawa tama. Yung mga babae, grabe yung pila. Tama. Oo, diba? Tama. So, mahalay. Alam mo yung mga simpleng ganyan, yung mga simpleng bagay na pag-CR. Ang laking bagay nun. Correct. Diba? So, yun din ang panawagan ko. Tsaka, dapat ino-observe nila yan eh. Haba nga na pila sa inyo. Naiingit kayo sa amin, dire-diretso lang kami, no? Oo nga eh. Ang bibilis. Oo. Walang kapila-pila, bihira ako. Parang hindi pa nga ako nakakita ng pila yung CR ng lalaki eh. Wala, mabilis na kasi pagbukas mo. Yun na yun eh. Oo. Diba? Ka ng... Kaya nga, yun. So, dapat, feeling ko dapat dagdagan yung sa babae. Tama naman. Para, ang hirap na na, alam mo naman siguro yung feeling na ihing-ihi ka na. Ah, hirap kaya nun. Tapos pipila ka pa. Oo. Yung mga maliliit na bagay na yun sana, marinig. Malaking bagay yun sa akin, malaking bagay yun. Oh. Diba? Tama. So, ayun. Yun lang naman yung post ko. Okay, yun. So, anong, dun sa pagkakataon yun, itong si Attorney Bruce at si Attorney, ano, nagkasundo sila dun? Oo naman, siyempre. Kasundo sila doon na kailangan magkaroon ng mga batas para sa mga members ng LGBT. Pero ibang LGBT, napansin ko, yung kunyari, ay, kasi diba tatlong klase ang gay eh. Merong transgender, merong isang, ano, meron namang isa yung parang lalaki lang. Bisexual, LGBT, ano, lesbian, gay, bisexual, LGBT. transgender. Apat pala. Oo. Tapos meron din queer. Ano yun? Yung Q. Ibig sabihin ng queer, basta feeling mo kakaiba ka lang. Hindi mo ma-identify kung ano ka. Kung babae ka ba, gay ka ba. Questioning. Yung iba, queer, ang tawag nila questioning eh. Basta okay. Alam mo sa sarili mo na hindi ka lang lalaki, hindi ka lang basta babae, hindi ka lang, yun ang queer. Hindi naman yan yung metrosexual. Iba yun, ano? Iba pa yung metrosexual. Oh. Sa metrosexual, more on ano yun eh. Passion. More on itsura. More on kasi itsura. Kasi may mga lalaki doon sa States na nagbabawas ng kilay. Nagpapanipis ng kilay. Ang tawag naman yung iba doon, metrosexual. Yun nga. More on concerned sila sa itsura nila. Dapat magaganda. Alam mo yung very modern... Very maarte. Maarte sila sa itsura nila. Vain. Napaka-vain. Vain, yun. Mga vain sila sa itsura nila. Very metrosexual sila. Yung ibang ano, gay na, yung paminba tawag doon? Yung parang, paminta. Paminta. yun. Ano? Ang gusto nila siguro CR sa lalaki rin. Piling ko. Oo. May mga ganun talaga. Kasi, parang halimbawa si Attorney Jeff, gay siya, pero... ayaw niyang magdamit babae. Diba? Feeling niya, alam yun, yung normal pa rin yung ginagawa niya, pero gay siya. Pero ang features niya, still gusto niya mag-restroom sa lalaki, yung mga ganun. Ganun yung pwedeng bisexual. Ang bisexual, ganun din. Matibong, so merong ding miyembro doon na still gusto pa rin sa lalaki. Mga tipong ganito, Je, pare, ligo tayo. Pare, ano ah? Pare, pakis. Pare, share nga tayo, sabay tayo. Pare, share nga tayo. Mga ganon. Pwede ganon. May mga bigote. Iba, may bigote, di ba? Oo. May mga ganon. So, ang isa sigurong gusto ko lang ding sabihin about gender is ano kasi, masyadong malawak yung LGBTQ. Totoo. IA pa nga. Ang haba pa yan, may plus pa nga kasi. Sobrang komplikado niya. Na, ayun, na kailangan natin, I guess, kaya nangyayari yung mga ganitong bagay para masimulang pag-usapan.
Tama, tama naman. Diba? Kasi noon, lalo na yung mga unang panahon, parang ayaw nating pag-usapan yung mga ganyang bagay, diba? Pero ngayon na nagiging modern na, post-modern na yung panahon natin, dapat siguro it's time na pag-usapan, hindi na pwedeng baliwala eh. Kasi may nangyari ng ganyan, diba? Tama, tama. O, yun. Yun lang sa akin. Ngayon, ayokong i-touch yung mga paniniwala pang, you know, yung doon ba nag-umpisa yun? Ang alin? Yung, doon ba nag-umpisa yun, yung pinusasan yung ano? Oo. Kawawa ang OA naman, diba? Kawawa naman, o. Kawawa naman. Napaka, ang OA, popusasan ka. Kawawa naman. Eh, nagtalo lang naman sila doon. Tsaka, hindi naman criminal yun na... Diba? Hindi naman ganun. Eh, kung yung iba nga, diba, may mga artista pa nga nag-aaway sa bar, nakita mo bang pinusasan? Oo. Diba, inaawat lang? Tama. Ito, minsan ano sa atin eh, pagka nakita nilang hindi ka kayamanan. Correct. Gaganunin ka eh. May ganung discrimination, diba? Oh, pag hindi ka mayaman, ano ka kagad? Padadapain ka pa, posas. Correct. Overkill, no? Pero pag alam nilang may kaya ka, na alam mo di kaya... Hindi ka hahawakan. Alam nilang kaya mo magbayad ng attorney, medyo respeto sila. Yun ang nakakalungkot dyan eh. Ganito, Miss Gia, huwag kang aalis dyan, magta-time check lang tayo. Ang ating sige. Philippine Standard Time is 3:16. Magbabalik po ang Diyan Ka Lang, Love Idol. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply G. Simply G, Simply Ganda. Ito po si Glyza De Castro para sa Simply G, Simply Ganda. Bilang isang rahista, dapat nasa tono ang lahat. Mula sa instrument hanggang sa boses. Hey! At dapat, I have to rock that confidence. Mabuti na lang, may Simply G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Simply G 5 Active Whitening Lotion with SPF 20. And Simply G 5 Active Whitening Soap na nagpapasa ng ganda mula ulo hanggang paa. Katulad ko, ipasa ang ganda sa iba. Simply G, Simply Ganda. Simply G, Simply Ganda. Simply G, Keratin Shampoo and Conditioner. Simply G Soap with 5 Active and Simply G Lotion with SPF 20 and 5 Active. It's now available at Pure Gold and Walter Mart supermarkets and all Mercury drugstores and other leading supermarkets nationwide. Simply G, Simply Ganda. Simply G, Simply Ganda. Ariel, with a capital A, the love idol. Okay, so nagbabalik po yung lingkod, Air of the Capital A, at ang nasa kabilang linya natin, ang crush ng bayan, si Miss Jessica David. Haler! Okay, haler pa lang ay ulam na. Okay, as you were saying, ano nga yung sinasabi mo, Miss Jess? Oo nga ba, ano nga yung pinag-uusapin? Ayun, sinasabi mo kanina na unfair pag mahirap. Mayaman. Minsan may ganun eh, pagka mahirap, posas kagad, o kaya... Totoo. Dinadampot kagad. Mm-hmm. At dadagdagan ko yan ah. Oh, sige. Ano, di ba sabi natin unfair discrimination kapag medyo sa mahirap versus mayaman. May discrimination lalo kapag LGBT ka. Di ba? Katulad nung nangyari kay dun sa trans woman na yon. Kumbaga, ganun kaliit ang tingin sa kanya siguro nung utility, para ganun din siya. Kasi una, hindi siya mukhang mayaman. Diba? Ganun yung assumption natin. Pangalawa, nakita, trans siya, hindi naman siya nagbibihis, babae lang siya. So, ganun katindi yung discrimination na inabot niya. Huwag naman. Diba? Oo, huwag naman. Kunyari, sabi nga ni Congressman Geraldine Roman, yung trans na familiar ka, sabi niya, siya, kung hindi siya nakakaranas ng ganun, kasi congressman siya. Tama. Sabi niya ganun. Paano na lang kung hindi mga congressman? Oo, totoo yan. Diba? So, yun, mga ganun. Huwag naman, kawawa naman. Oh, kaya tingin ko, yun yung lesson nun kung bakit nangyari yun. Diba? Para bigyan na rin natin sila ng pansin. Kasi kawawa, diba? Tama naman. Yun, ayun lang. Okay, so yung topic kasi natin ngayon, Miss J. Oo nga, punta tayo sa topic sa natin. Sa pakikipag-date ba ay dapat madalas ang lalaki ang nagbabayad? Natawa nga ako dyan eh. Bakit? Bakit mo naman naisipan niya? Oh, hugot mo yan? Hugot mo ba yan? Hindi, ano lang, alam ko maraming makaka-relate kasi... Totoo. Hindi naman lahat ng lalaki, kunyari estudyante ka, hindi naman lahat ng lalaki can afford na parating manlibre, lalo ngayon. Kumain ka lang sa McDonald's, mahal din. Di ba? Magkano na kagad, no? Imagine mo, kunyari, estudyante ka lang. Sa public, kunyari, wala ka masyadong ano. So, kaya na naisip ko itong ganito na, ganitong tanong, paano yun? Tama.
Ano masasabi? Pero bago yan. Oh, sige. Basahin ko muna yung sagot ng Cherry. Nino? Ni Ma'am Cherry Bayan. Uy, si Ma'am Cherry! Teka lang ah, paano nga ba to? Wait lang ah, hanapin ko lang. Sumagot siya dyan eh. Cute yung sagot niya. Gusto ko marinig yan. Teka. Sana, huwag mag-yosi kung walang pambili ng yosi. Huwag makipag-date kung walang pang-date. Unless babae ang nag-invite. Bakit naman ako mag-iimbita sa alam kong walang pambayad? Unless asawa mo na siya at share kayo sa lahat. Pero mag-asawa ng walang pera, ibang usapan din yun. So no, ako ayoko. Ayokong magbayad. Guys, shoot. Antindi ng conviction ni Ma'am Cherry, sunod-sunod. Ang dami niyang text. Sabi niya, chivalry is not dead. Unless makunat siya, edi gastusan ko na lang ang sarili ko. Teka, ano yung it's not dead? Ano yun? Chivalry. Chivalry. Yung chivalry, yung ano, ibig sabihin nun yung ano, ang tawag, yung parang, yung ba yung mga ang caster? Yung pagiging gentleman. Ah, kala ko yung sa cowboy. Oh, sige, tuloy. Ayun, oh, basta pagiging gentleman. So, ang point ni Ma'am Cherry, lalaki dapat. Okay. Patay. So, ayaw niyang magbayad? Ayaw niyang maglaba. Hindi, kunyari, hindi ba tinanong sa kanya, kunyari, eh, siya may crush. Doon pala tinanong ko kay Ma'am Cherry. Oh, kunyari, paano pag siya may gusto? Hindi, siya may gusto. Kunyari, crush niya. Ah, okay. Siya may crush. O pa paano? Ako pa magbabayad. Kunyari, may crush. Kunyari, may crush siya sa akin. Alam nga naman, ako pa magbayad nun. Ay, sabi niya, siya daw, kung gusto niya, siya daw ang magbabayad, basta sa'yo nag-invite. Ah, kung siya nag-invite. Oo. Kung sino daw ang nag-invite, parang yun ang point niya. Kung sino yung nag-invite, yun ang magbayad. Ah. Tama Make naman. Make sense, my point. Tama naman, oo. Oo, ako din siguro parang ganon. Kung sino yung mag-invite, ay hindi, medyo iibahin ko yung sagot. Medyo may konting twist yung sagot ko. Siguro ano, kapag na-sense ko na pakikiramdaman ko muna siya. Diba, una, pangalawang date. Pag na-sense ko na medyo, ano siya, ano bang tawag? Parang medyo gipet or medyo... Hilahod. Oo. Yun na lang, anong sumo, hilahod? Hilahod. Yun, siguro to try kong mag-ano kami, hati, split. Ano, Miss Jess, sa akin naman, sa isang banda ganito. Oh, ano sa'yo? Kunyari, matagal na tayong magkaibigan. Okay. Eh, gusto kita makadate. Okay. Siguro, pwedeng, Jep, pwede ba, ano eh, gusto ko sanang kumain tayo sa labas kaso medyo kapos ako eh. Pwede mong sabihin yun kung matagal na kayong magkaibigan. Matagal na. Okay. Given kanyari, matagal na. Kanyari, barkada tayo. Eh, gusto ko manligaw. Sabaga. Pwede ba yun? Hindi, tinatanong kita. Kasi magkakilala na tayo. Ayun. Kung wala na akong iisipin, ano ba to? Ganyan. Kasi magkakilala na kayo. Pwede ba sabi ko muna, gusto ko lang kumain tayo. Gusto ko lang kumain ng pizza pie. Kanyari, ganyan. Oo. Tsaka, ako naman, I don't mind na makipag-split o manlibre ako. Kasi lalo na kung gano'n yung sinabi mo, yung matagal na tayong friends, matagal na tayong magkakilala. Ako, I don't mind. Kahit naman sa mga exes ko, nakikipag-split ako kapag kinakailangan. Nararamdaman ko naman yun. Lalo na ako, napaka, ang hilig-hilig kong kumain, ang hilig kong gumala. Diba? Kapag alam kong medyo gipit siya, gusto kong lumabas, ako na sumasagot nun eh. Tinatanong ni Jergen kung kailan ka ba daw ng libre. Hoy, Jergen! Nilibre kita nung nakaraan. Aray ko, nabukin tuloy ako. Oh my God. Kasi para may hugot si Jergen dun ah. Para may hugot. Nakonsensya ako dyan. Bakit? Kasi nag-ano kami, magkakasama kami. So, nag-joke siya na, Kobe, never ka pa nga, never mo pa nga akong nilibre. So, nakonsensya ako. Sabi ko, Be, di bali sa sweldo, sagot ko yung lunch natin. Nilibre ko naman. Oh, yun naman pala eh. Oo, nilibre ko naman. Pero kinabukasan din doon, nilibre na niya rin ako. yun naman pala eh. Oo. So, yung mga ganyan, parang ganyan, di ba? Mga magkakaibigan. Pwede yun. Di ba parang hindi na natin napapansin yun? Hindi na natin ginagawang big deal. Pero yung bago pa lang. Yun, ang delikado. Dapat yun,
pagka lalaki, lalaki nag-iaya, lalaki. Oo. Ngayon, kung ang babae may crush sa'yo, kunyari may crush sa akin si Cherry, Ma'am Cherry Bayad eh. Eh, alam naman ako pa magbayad nun. Pag siya tama, nag-imitan, tama. Diba? Pero may babae bang gagawa ng ganun? Na, ba, crush ka. Nag-i-invite. Kaya mag-aaya. Alam mo, ano, bihirang-bihira sa Pilipino yun. Sobrang eh. Bihira ng ganun. Ang babae kasi parang mayayain eh, no? Oo, ako never ko pang nagawang ako yung nag-aya unless kami na or at unless matagal ko nang kilala. Oh, bihira nga naman yun. No? Oo, pero halimbawa may crush ako. Ay, Diyos ko, magkaputian na kami ng mata. Baka hindi ko rin kausapin. Hindi nag-iin. Oo, mahihiya siya. Diba? Kaya maganda rin yung sinabi ni Ma'am Cherry na ano yun, yung dapat may pang-date ka kung balak mong may ayain kang tama girl. Naman, tama naman. Pag-ipunan mo. Kasi ako naranasan ko na, di ba yung kinukwento ko nga na nag-date kami. Siguro pangalawang labas pa lang namin yun. Parang budol-budol. Nagla naiwan yung wallet. Sabi niya, uy, nga pala, sorry, yung bayaran na, no? Doon niya naisip, nakalimutan. Diba? Nayari ka doon. Kaya layo ng bahay niya. Nayari ka doon. Nabudol talaga ako doon. Nascam ako doon. Parang ilang oras niya na akong hinihintay. Alam nga naman, pauwiin ko pa siya. Oo. Siguro narandaman niya, ganito yan. Kunyari siya, pinakiramdaman niya yung pag-uusap niyo. Okay. Pag naramdaman niya mukhang hindi ako sasagutin ito, sasabihin ko, nakalimutan ko yung wallet ko. Ganun yun. Oo nga, eh, grabe. Pero pag naramdaman niyang, naku, sasagutin ako nito, malamang nilibre ka nun. Oo. Palagi ko nakaramdam yun, hindi mo siya... May mga ganun pala, no? Oo, pwede yun. Kunyari, naramdaman ko, hindi naman ako sasagutin ito, mukhang sinasakyan lang ako. Uy! Alam mo, yung wallet ko nga pala. Pero kapag alam mong sasagutin ka... Eh, baka libre mo yon. Misa may ganun. May mga ganun. Iba talaga mga scam ngayon, ang mga budol. May style talaga, no? Ang okay, pagluloko talaga. Hindi, may mabigat pa. Makikikain sa bahay nyo. Okay ba sa yon? Diyos ko, Lord. Tapos meron pa daw, ano, sabi, meron pang ano, take out. Ang kapala mukha, ha? May take out pa, ha? Ah, nakikain na sa inyo. Nag-ano pa? Nag-take out pa. Nag-take out pa. Sabi eh, ito, how about utang? Inutangan ka pa? Oo, how about yon? Inutangan ka pa. I'll make it worse. What if inutangan ka pa? Ganda nun. Ganda yan, no? Ikaw, okay ba sa'yo ang pagpapautang? Inutangan ako? Oo. Inutangan ako na... Ako kasi sa akin. Pag may pera ako, lahat yan okay sa akin. Okay. Pero pag wala akong pera, eh wala. Ayun. Eh. Wala eh. Pero kunyari may ako pera. Ako lagi ko sinasabi na lang wala akong pera. Oh, pwede yun. Para hindi ako utang. Pag may pera ako, okay lang siguro. Okay lang sa akin yan. Kasi... Pero sige, halimbawa, hindi magbigay tayo ng scenario sa'yo. Halimbawa, yung kalmado ka lang, hindi ka naman puno ng pera, hindi ka rin naman walang-wala, tapos may binidate kang girl. Gustong-gusto mo, pero biglang bumanat sa'yo. Siguro mga ikatlo o ikaapat na date nyo, bumanat sa'yo ng pwede pera, bang umutang. Okay, tatanungin ko muna magkano. Okay, halimbawa sabihin na... Ariel, ano lang siguro, kahit mga 5,000? Ganito. Titignan ko yung pera ko. Kung yung pera ko, pag pinahiram ko sa kanya yon, mukhang kakapusin ako, sabihin ko sa kanya, siguro mga 3 lang ang kaya ko, 2. Parang ganun. Ganun ang ano yun. Sa bagay. Makikipag-negotiate ako ng konti. Sa bagay. At totoo yan. Ako din, ganyan din ako. Depende ko sa niya. Saan mo gagamitin? Kung gagamitin lang, bibili kasi ako makeup. Pero sa akin kasi pag may pera ako, kasi medyo ano ko eh, yeah. Sa akin kasi parang kung meron naman ako. Why not? Mo maluwag ako sa ganyan eh, kung may pera ako eh. So ibig sabihin hindi ka nata-turn off? Yung isa, depende kung madalas, iba ng usapan siguro yon. Pero kung hindi naman madalas, di ba nagkaroon nga ako dati ng girlfriend, naalala mo, naka-dosing bag sa akin yun, tsaka dosing sapatos. Grabe, 12. Doon ko palang naramdaman na, teka, parang abusado na itong lukulukan. Doon mo palang naramdaman? Oo, oh, sa isang linggo nga, nakatatlong bag kami minsan eh. Matindi. Oh, di, o, i-convert mo into utang yun. Diba? Paano kung ganun yung girl? Pag may... So, ibig sabihin,
kailangan umabot pa ng 12 bago ka natauhan, ha? Hindi, sa akin naman kasi, nung yung time na yon. Mapera ka doon ng time na yon. Tsaka yung girl, parang natutuwa akong bigyan kasi parang, alam mo yung sabik sa... Correct. Kumbaga, na-deprived mm-hmm. siya nung araw, eh, nung bata siya. Mm-hmm. Hindi niya masyadong na ano. Kaya ako naman, masaya akong... Nakikita siyang binibigyan mo siya ng gano'n. Oo, kasi parang... Oo, totoo naman. Hindi niya na-experience, alam mo yun. Kaya yung joy na nakikita mo sa kanya every time na binibigyan mo siya. Oo, kaya nakarami. Ngayon yung utang, ibang usapan yun. Kasi, oo, kasi pere. Kung no? Luho lang, di baka mamaya kung talagang kailangan niya, kung saan na, baka pwede pa kung may pera. Kung may pera ako. Correct, correct. Pero kung wala, eh wala. Kasi may mga tao na ano, once na pinayagan mong umutang, yung susunod-sunod rin ka, para makinga. Hindi, may hangganan yun. Susunod-sunod rin ka, oo, wag dapat ganun. May hangganan yun. Siyempre. Oo, hindi naman... Kasi mawawala yung tiwala ng tao sa'yo. Hindi, tsaka pangit. Nagiging ano ka na eh. Imbis na magsikap ka, parang gusto mo na lang ganun. Correct. Saka maigi pa nga yung gifts eh. Diba? Kasi alam mo may gamit. Yung utang na utang. Pero yun, hindi mo alam nga kung saan niya ginagamit. Diba? Vice versa din siguro pag ang lalaki ginawa rin yun. Turn off din sa babae. Ay, actually. Oo naman. Totoo yan. Vice versa rin. No? Basta depende siguro. Sa akin maraming depende kasi. Oo. Case-to-case basis naman. Masarap din naman tumulong kung talagang, kunyari, kailangan na isang... Kailangan. Dapat naman talaga. Lalo na kung partner mo na siya or nililigawan mo, nanliligaw sa'yo, di ba? Ako, I don't mind. Ano ba, may nanliligaw sa akin? Pero off, no? Nanliligaw sa akin, bigla akong inutanga. Hindi, ako kahit ano lang eh. Ako kahit kaibigan lang. Walang problema yun eh. Oo. Basta may pera ako. Walang problema naman yun. Eh, yung mabalik tayo sa data. Okay naman sa yung ikaw ang ililibre ng babae. O tingin mo, pipigilan mo siya. Dahil sa iba, insulto. Hindi sa akin. Oh. Walang kaso yun. Kahit, walang kaso. Kahit ilibre niya ako, tapos bili pa niya akong sapatos. Wow! Okay lang ikaw, okay sa iyon. Oo naman, ako din. Lalo kung mahal ko yung lalaki. Ay, wala naman yun. Kasi okay rin na ibili ka. Kasi akong ganun eh. Hindi, ikaw naman na ibibili. Nilibre ka na, bibili. Oo. Sarap naman. Give and take yan eh. Kumbaga, ganun ang routine ko sa mga nagiging ka-relationship ko na pag binibigyan ako, halimbawa mga nakatatlong gift na siya sa akin, susuklian ko yun ng gift din. Kasi ayoko magmukha kung ano sa kanya eh. Bigyan mo naman ng suman. Ayoko isipin niya na ano ko eh. Tama. Puro kaping. Oo, correct. Kaya pag mga, pero hihintay ko muna mga makatatlo, limang gift yan sa akin. Pag nakalima na, bigyan mo naman. Bigyan mo naman na suman. Huwag kang aalis dyan, ha? Tandali. Ang ating Philippine Standard Time is 3:33. Magbabalik po ang Love Idol. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply G. Simply G, simply ganda. Ito po si Glyza De Castro para sa Simply G, simpleng ganda. Bilang isang rahista, dapat nasa tono ang lahat. Mula sa instrument, hanggang sa boses. Hey! At dapat, I have to rock that confidence. Mabuti na lang, may Simply G Keratin Shampoo and Deep Conditioning Therapy. Simply G 5 Active Whitening Lotion with SPF 20. And Simply G 5 Active Whitening Soap na nagpapasa ng ganda mula ulo hanggang paa. Katulad ko, ipasa ang ganda sa iba. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Simply G. Keratin Shampoo and Conditioner. Simply G Soap with 5 Active and Simply G Lotion with SPF 20 and 5 Active. It's now available at Pure Gold and Walter Mart Supermarkets and all Mercury Drug Stores and other leading supermarkets nationwide. Simply G. Simply Ganda. Simply G. Simply Ganda. Ariel with a capital A. The Love Idol. Eagle 92.3. News FM. Okay, nagbabalik po niya dito on air with the capital A at nasa kabilang linya natin si yung kasambahan. Kasi bagsak mo lang itong Facebook. Go. Jed, sino nga yung kasama ni Jed? Si Ed. Ed. Yeah. Basahin ko na ito. Apet, Ed. Sa
and care sa babae naman ang expenses para patas. Maganda nga po para sa mga kapatanin ng babae ko na yan. Kaya Abet, ano, parang sa kanya, ano naman, misang babae daw, di ba? Mm-hmm. This is tama. Si Ringo Fernandez, depende daw yan kung di yan, kung libreng lugaw mo lang siya, dadalhin. Di na kailangan magbayad na lalaki. Thank you. kung lugawan lang. Kung sa lugawan lang. Kung sa lugawan lang. Uy, may mga lugawan na ngayon mamahalin. Libreng lugaw mo lang yun daw. Si Drobelin Taveros. Taveros? Ariel, hapon na love idol na ang voice mo pang tulog po. Drops CDO. Ayan. Si Win Martin, mapagpalang ako. Dapat yan pa kaya. Na-share sa akin. Excited na ako sa movie mo, idol. So, sa una, kapag nanliligaw ka pa lang, ganap talaga magbabayad. Pero nung nag-inom na, wife ko ngayon, palaging siya na. So, hindi na ako nakakakonsweldo. Yun daw, yung iba, hindi na nakakakonsweldo. Ano, Miss J? Mm-hmm. Pagka parating misis daw niya dumudukot. Nasa misis na. Eh kasi yung pera nasa misis na. Diba? Oo. Si Rimuro Tempe, sabi niya, Idol, good PM po sa'yo, eh hindi naman dapat minsan eh, maglibre din ng mga babae. Okay lang siguro yun sa partner mo eh, kung magulang, baka hindi rin, depende. Kung magulang daw yung chikas, di ba? Randy Manggilit, sabi niya, Ariel, okay lang lalaki ang magbayad, pero pag time na, wala nang budget lalaki, pwedeng babae magbayad. Hello kay Ma'am Jessica, sad pag wala siya. O, sa tamo. Oh, sino yun? Si Randy Manggilit, tamo na yung miss ka, no, di ba? Hi, Randy. Oo, babatiin ko din to, meron pang isa. O, sino? Marco Zino Tercero Reyes. Pa-shout out daw, lagi na itong nakikinig sa atin. Hi, Marco, makinig ka lang sa atin. Okay, si John Mark Saringan sa Avera. Yes, sabi niya. Para lalaki daw dapat. Si Majestic Marie. Pero po, if they are couple, ayan, na married na, eh may simplicity na siya. Eh dito na like today ako ang magbabayad. Then next time my partner, iwan ko po. Ano yung sabi niya? I hope may Tagalog spelling sakto. Sorry, yan lang ang kaya ko. Eh. Okay lang yun, Majestic Marie. Okay, ito si Melona Vina, sabi niya, Pogi eh, pag-greet mo naman ako dito sa Cebu. Siyempre, idol, yung lalaki talaga, sabi. Yung iba, lalaki talaga, ano yun, no? Talagang ang lalaki. No? Kasi nasanay na tayo na, alam mo yun, yun nga, sinasabi kong chivalry. Yung lalaki, yung gentleman. Kumbaga, tradisyon eh. Yung isa nga, si Leonardo St. Francis, galing pa talaga daw sa mga ninuno natin eh. Kumbaga, oo. Totoo. Kumbaga kahit, yun, nung unang panahon pa, laging ang lalaki. Eh, ngayon kasi, minsan, ang babae malakas kumita eh. Oo. And, sa akin naman, parehas naman, agree naman tayo din na okay lang naman, di ba? Hindi, ang tanong, agree kaya yung mga babae naman na dapat pala may tanong tayo na sa mga babae ba, okay lang ba sa inyo na kayo parati ang gumagastos kasi malaki kita nyo? Palagi ba, no? Palagi ang worth. Palagi. Eh, kung malaki naman ang kinikita ko, why not? Dapat, kung malaki ang kinikita dapat ko, dapat pala ganun yung tanong natin. Oo. Pag babae. Pero kung halimbawang patas lang kami, pares lang kami ng 12. Eh, dapat pantay din. Tama. Pero kung tipong CEO ako, vice president ako, why not? Tapos mahal niya ako, mahal ko siya, diba? Okay, in short, sa akin yun. Depende sa sitwasyon eh, no? Depende sa sitwasyon, oo. Kunyari ako, maliit lang kita ko, ikaw ang laki. Eh, pwedeng mas lamang ka na ikaw nagbabayad. Oo, ako, sa akin, okay lang yun, sa akin. Ewan natin sa ibang babae kung okay lang sa kanila na dahil malaki kita nila, de sila medyo mas madalas. Ikaw ba okay lang sa'yo? Halimbawa yung babae, mas malaki kita sa'yo. Tapos? Hindi, ang tanong hindi sa akin eh. Ang tanong na... Kung ikaw, okay lang sa'yo na parang gagastosan ka ng babae. I mean, si babae yung mas laging gumagastos kasi siya yung... Alam mo, okay lang sa babae. Okay lang din sa'yo. Oo. Ngayon ang tanong, ang malaking tanong kasi dyan, kung okay sa babae yun. Oo nga. Oo. Sa lalaki kasi parang... Okay nga, libre. Okay lang. Pero may mga lalaking ma-pride din, ah. Hindi, wala tayo nun.
Oo. May mga lalaking, ay, ayoko, ganun. Grabe yung pride nila. Sa akin, hindi. Kasi, naalala ko yung sinabi ni Don Johnson, eh. Okay, ano sabi niya? Tinanong, nasa bar siya, eh. Tinanong siya, eh. Anong trabaho mo? Okay. Anong kinabubuhay mo? Anong trabaho mo? Sabi niya, wala akong work. Girls take care of me. Wow! Ba, ano ta ganun? Kanta ba yan? Sino yung ba si Don Johnson? Ano ba yan? Miami Vice. Ano ah, ano? Okay. Yes. Pelikula, tama ba? Hindi, ano to, series sa TV nung araw. A series, okay. Lupit-lupitaw, ano? Sabi niya... So, girls take care of me. Oh, wala akong trabaho. Inaalagaan lang ako ng mga chicks. Girls. Diba? Bigat ng ganun, diba? Sarap pangarapin ng ganyan, ha? Para maging, kaya nga, para maging ganun ka, hindi pwedeng jongit ka, diba? Dapat dun, medyo ano ka, medyo, hindi naman guwapo, pero... May ma-appeal ka. May dating ka. Patindi ka. Para mga Georgian ka dapat, para maging... Yan, yan. Mga Vice President Georgian Milien, naka dapat yan. Diba? Anong trabaho mo? Wala, hindi ko kailangan. Inaalagaan ako ng mga girls. Diyos ko, Lord. Bigot, no? Ang sarap naman nun. Si Mandy Biray, basahin ko lang. Ganito kasi yun. Go. Women should also shoulder or split the bill para maipakita natin sa mga lalaki na kaya nating kumita on our own at gumastos. We go on dates not because of the free food and things, but we're interested in the person. Ganern. Ganun. Sabi niya, alam mo, galing nito ah. Itong ma- kaya minsan yung mga women's lib, okay din yan. Eh. Gusto nila pakita sa mga lalaki. Na hindi kami sumasama sa inyo dahil gusto lang namin malibre ah. May pangkasos kami. Ako naman masasabi ko lang ito. And so be it. And so be it. Di ba? Go ahead. Go ahead. Make my... Diba? Okay yan. Maganda yan. I like that. Mm-mm. Hindi kasi alam mo kung ba't gusto ng mga ibang lalaki. Eh, hindi naman lahat kasi may pera eh. Oo, tama, tama. Ngayon, may pera ako, tapon mo, sabihin ko ba, tapon mo pa yan. Ako na bahala yan. Diba? Totoo, totoo. Sabihin ko sa kanya, pag, pag nagbayad ka niya, iwalay na tayo. Ako lahat yan. Ano, yabang ano? Tama, eh, katulad yan, sabi mo, depende kasi kung ano yung sitwasyon mo. Oh, kunyari tayo. Diba? Oh. Pagkalibre ko sa'yo, aabot ang pakata ng 20 mil pang manicure mo. pang manicure mo. Antindi, 20 mil manicure. Oo. Oh, ganun. Pwede, tama, tama. Nico Mostoles, sabi ni Nico Mostoles Linato, kung sino ang nagyaya, edi siya. Mostly likely naman eh sila ang nagyaya. Ewan ko ba, baliktad na ang mundo ngayon ng mga babae na palagi nagyaya sa dating through chat. Hirap naman tanggihan kasi part yun ng social life natin. Doon man lang siya mapapasaya natin sila. Malupito si Nico ah. Mm-hmm. Di ba? Ano na daw siya? Baliktad siya na ang niayaya daw parati ng date. Eto, wow! Si Nico Mostoles Linato. Oh, mukhang FB to. FB. Ano mas sabi mo sa mga ganong... Yung alin, sorry, medyo di ko narinig. Siya daw madalas niyayaya. Ayun. Ah, siya madalas niyayaya. Iba na daw ang panahon ngayon. O, mahirap daw tanggihan. Sabi niya, lupit mo, Nico. Pogi. Pogi. Pogi problem siya na. Pero mara, eh, sa mga millennials yata, uso na yung ganyan eh. Alin? Yung, halimbawa, yung girls, yung... Alam mo yan, yung mga boys niyaya ng girls... Tapos kapag gaganyan, dapat sila may sagot. Parang may mga namimita kong ganyang millennials. Ah, ganun? May friend ako, lalaki yan. Tapos parang, hindi ganyan, single siya. Tapos nagkakwentuhan kami. Tapos sabi niya, parang niyaya daw siyang lumabas. Sabi ko, eh di sagot mo. Hindi, siya nag-aya eh. So naisip-sip ko, wow, talagang pasasagutin niya yung girl, no? Parang ganun. Parang uso na yata sa kanila yung ganun. Yung babae minsan na nag-iaya. Oo, pag nag-iaya yung babae, ang thinking kagad ni Guy, sagot niya yun, kasi siya nag-aya. Ayun. Diba? Ikaw, okay ba yung ganon? Eh. Ganon ba dapat lagi? O kahit ikaw ang nang-iaya, mag-i-effort kang, uy, ako na, ako na. Ah, syempre, kahit papano.
O, di ba? Siyempre kahit paano medyo... Kasi mga guys ngayon na wala talaga. Wala, walang balak magbayad pag sila yung niyaya eh. Mag-ano ka man lang, yung paykan mo, paykan mo man lang. Hawak mo yung wallet mo kahit walang laman. O, correct. Mag-gesture ka man kunyari lang. Kunyari lang, no? Kunyari. Hindi niya alam, dyaryo lang ang laman ng wallet correct. Mo. Kunyari, no, kunwaring oh, bubunot na. Lang, no? Ito na, atin na tayo. Ang ginagano, pero nakatakip yung ano, atin na tayo. Correct. Dapat, so siguro, pakiramdaman yan, ano? Wag yung ano, yung wallet mo para nakadikit lang sa loob ng ng bulsa mo. Dapat, taken mo rin. No, kunin mo yung wallet mo, kunyari makipag-agawan ka, di na, ito na, ito yan, natakata, ganyan, ganyan. Pagdasal mo lang. Ibumigay, no? Patay ka. Ipagdasal mo lang, wag umuho yun. Eh, paano kung ano, ano, kumagat? Ay, teka, patay ka. Teka, wala na pala ako. O, di ba? Patay ka. Okay, pag kumagat, sabi mo, di na, baka sumama pa loob mo. Ikaw na, ikaw ayun, na. Ayun, ang galing mo talaga. Di na, baka sumama pa loob mo. Sige na, ikaw na yan, ikaw na yan. Iba ka talaga, oo nga, no? Kasi diskarte talaga yan. Biglang kambyo. Sinari, mahati ako sa'yo. Di na, ito na. Inagano ko yung wallet ko. Di na tayo. Sige, sabukin. Ay, ganun ba? Sige, sige. Ikaw na. Hmm, di na. Mami. Sumapalob mo sa... Sige na. You know? Hayop. Iba talaga. Wala na, turn off ka na doon. Turn off ka na doon. Ayaw mo na yun. Magaling ka talaga. Sinatan pero maganda yun, ha? Oh, yung ganong style? Oh. Yung nakikipag-agawang kunyari. Oo, oh, parang feeling ko e-effect sa akin yung gano'n, ha? Mamabunod. Sabay may ngiti ako. Di na, mami, sumawa pa lo mo. Sige na, sige. Susunod na lang ako. Sige, ganito. Hindi ganito, sa ito pa sa salita. Sa susunod, makakalit ako sa ngiti ako. Ligtas na ligtas ka. Alam mo, magtatakbo kasi pag sa susunod ko siya ako ng bayan. Pero grabe siguro ang kabamba mo, ano? Dapat mo. Ay, bago na. Pero sa puto ka ba? Kusang loob magbayad, dun lang, ano yan, nabswelto tayo, guys. Ayun. Pero ibig sabihin ko, madaling salita, may nakaready dapat. Kahit pa paano. Talagang malakas loob mo mampik. No? Patindi yun, no? Yung talagang wala ka din ng pera. Alam mo, naranasan ko yun nung araw, eh. Kanyari, nag-date tayo. Okay. Sabi ko, kanyari, nasa restaurant na tayo. Okay. Sabi ko, Jay, busog ako doon eh. Hindi ako nakaano. Pinakain ako sa bahay. Soft drinks lang muna ako. Hindi ka na kumain. Baka hindi pa ako matunawan. Sabi ko, busog ako eh. Tapos ngayon, habang sumusubukan, lumulunok rin ako. Nakakaloka. Habang sumusubukan, ako naman. Pero sa totoo bang kumain ka na noon? Hindi. Wala lang akong pe... Natatakot ako, baka makulang yung pera ko. Oh, siyempre, baka ganun, Diyos ko, ako nasasagot sa'yo noon. Hindi ganito, pinapa-order muna kita kasi baka kulangin yung pera ko. Yun, sa kaka-order. Kunyari, order ka ng medyo, ano, di ba? Ngayon ganito, habang gumunguya ka, ginakatama naman yung strong, no? Sinasabayan mo lang na tayong strong soft drink habang gumunguya ka. Napapalunok na lang ako. Ganyan, tugutok na. Tapos, nakakaano na, nangangalumatan na yata ako nung oras. Ang cute mo naman. Alam mo kung ganyan ka, ako na mismo ang sasagot talaga nun. Dahil tsaka nakakatawa, nakatingin ako sa bawat lunok mo eh. Subo, no? Maawa talaga ako. Nagpapaawa ka yata talaga. Eh, busog ako eh. Pinakain ako sa bahay.
Wow. Sobrang lang. Baka nga hindi ako matunawan. Sobrang kabusugan. Ganun pa ako. Hindi niya alam. Gutom na gutom. Ganun yung style, no? Oo. So, ibig sabihin, isang style din pala. Kung magde-date kayo, kumain ka na, no? Tama. Para medyo busog ka na. Oh, alam mo kanina, may sinabi ako kanina, Miss J. Kunyari, yung kunyari, estudyante ka, wala kang pera talaga. Oh. Ngayon, gusto mo ka-date. Anong gagawin mo? Sige, Miss J, kunyari, ikaw ang laki ka. Ano mga tip mo doon? Kanyari, wala kang pera. Wala akong pera, tapos gusto ko siyang i-date? Oo, estudyante ka lang, kunyari. Oh. Estudyante ako. High school. Fourth, third year ka, ganun. Ano ba? Siguro ano, paano ba? Magiging creative na lang siguro ako. Aayain ko siya na mag-iipon ako. Tapos, ayain ko lang siguro siya sa mga simpleng restaurant. Alam mo, hindi ko siya, hindi ako maghahaya na maghahaya sa kanya na araw-araw. Yung tipong every once a month siguro, o once in every 2 weeks, mga ganyan. Para, once na nakaipon ako, bongga yung mapandidate ko sa kanya, di ba? Ganun siguro magiging diskarte ko kung lalaki ako, ah. Ako naman, di ba, yung mga diskarte ko. Ano? Paano sa'yo? Bibili akong pandesal. Okay. Pagbili ko ng pandesal, palalagyan ko ng palaman ng mga peanut butter sa sachet. Wala kang pera, sachet lang eh. Okay. Tapos sasabihin ko sa'yo, Jay, sabi tayo mag-merienda, pinaganoan kita ng pandesal. Oh, oh sweet! Diba? Pwede! Tapos yung kape, kumuha ka na lang ng 3-in-1 doon kayo. Meron din akong kape dito. Kape ako dito. Panalo. Pwede. Oh, creative. Oo. Ano ba sabi mo? Pa. Ano? Ano siguro, halimbawa, punta tayo park, ganyan. Pick, parang picnic style na under the moonlight, mga ganyan. Oh, sweet mo na, kayong dalawa lang gabi. Tapos maglalakad kayo dyan ng banig or what. Tapos maon ka ng mga pancit canton. Ayun nga, kahit pizzeria lang eh. Pwede. Pizzeria saka soft drinks, diba? Solve na yun. Ako pag gano'n siguro, kahit wala nang kainan eh. Okay lang. Oh, di ba? Basta under the moonlight kayo, no? Tama. Oh, di ba? Yun, unique yun. Kasi parang feeling ko, bibihira na lang yung makakaisip ng gano'n eh. Ang ngayon, matis, laging naiisip, sinehan, restaurant. Mm. Pero yung aayain mo yung isang girl, halimbawa, sa isang park, di ba? Oh, yun. Pero isipin mo, magugutom. Magbahong ka man na ng kamote. Kamote talaga? Ano pa yun? Hindi wala isang pera eh. Parang magkautusan kayo yan. Pag ano nga nakamote, tsaka ano dyan, yung mga... Saging na saba. Oo, yung mga gano'ng mga saging. At least nutrition. Di, alam ko na. Hmm. Yung mga mabibigat sa tiyan, yung mga biko. Para busog agad. Oo, sapin-sapin, tapos banata mo na isang galon tubig. Yan, pwede. Oh, it's unique, diba? Tama. Lalo na kung halimbawa magaling ka naman magluto. Marami naman na ngayong lalaking magaling magluto. Banatan mo na mga gano'ng mga skills mo, makakatipid ka pa. Halimbawa sa office nyo, dadalhan mo siya. Panalo yun. Kunyari, magluto ka ng giniling. Isang kilo yung puro patatas. O, diba? Oo, ganun. Nagdadali mo sa opisina, sabay kayong kumain pag-lunch. Pwede, mga gano'n. Diba? Yun ang mga tipid-tip siguro. Kaya sa bahay na lang. Sineseren Estrada, sabi niya Miss Jet. Si Nazaren Estrada sabi, regarding your topic for today, sa dating, dapat po talaga lalaki nagbabayad, lalo na sila naman yung nagyaya. But in this modernized generation, uso nang walang label, so there is a tendency na babae na rin ang nagbabayad. Ano ba yung walang label? Yung hindi boyfriend, hindi girlfriend, gano'n? Oh, parang MU. So ang hindi ko yun label. Uso na ngayon kasi yan. Si Joe Kaliwag naman, paki-move on mga ano. Of course, siya ang nagyaya eh, saka tayong mga lalaki kasi ang provider. Pero I think kailangan din mag-contribute ang babae kapag short of budget na si lalaki. Alam mo naman tayong mga lalaki, ayaw rin naman natin na gold digger na babae. Correct. Triggered mga ganong klaseng babae na pera lang ang habol sa mga lalaki. Ano ba sabi ko pa kanina, Miss Je? Pag walang pera ang lalaki, ang makukuha mga babae, mga matitino talaga na mamahalin. Ay, totoo. Ano. Oo, totoo ka dyan. Tama ka dyan. Pero pagkagalante ka, minsan nakukuha mo pa nga yung mga material eh.
Correct. Oo nga, no? Tama, tama. Actually, feeling ko magandang style nga yun. Yung papakita mo parang wala ka. Para malalaman mo kung talagang gusto ka rin ba niya, di ba? Oo. Alam mo, kaya actually, kaya naniniwala ako minsan na pantay pa rin eh. May pera, wala. Kasi ganito ah, kung wala kang pera, ganun-ganun lang, ang makukuha mong babae, yun talagang, kung ano ka, mahal ka. Mahal ka. Hindi after sa yaman mo, no? Yung isa namang galante, baka mapunta sa'yo yung tumitingin na sa pera. Oo, or sometimes kasi show off na lang yung pagiging galante. Alam mo yun? Oo, tama. Diba? Ginagawa nilang pang show off eh. Pero kung talagang ang intention mo lang naman is magkasama talaga kayo, alam mo yun, siguro keyword, pagiging simple. Tama, tama. Diba? Pag simple ka sa pera, simple ka lang, simple din ang makukuha mo. Tama. Diba? Oo. Tsaka ma'am, yung isa kasi delikado doon, nagustuhan ka ng galante ka, etc. Pag nawalan ka ng pera, patay na. Tapos ito yan, may nanligaw na mas mayaman. Lagot ka doon. Lagot ka doon pag may nanligaw na mas mayaman. Pag nawalan ka na ng pera. Kasi may mga babaeng takot maghirap eh. Meron ganun babae. Ano na yun? Sorry, di ko narinig. Meron mga babaeng takot maghirap kasi siya. Ah, oo. May anak. Totoo. May anak sila. Gusto nila i-provide ng magandang schools, etc. Lahat-lahat, ano? So, practically speaking, minsan tumitingin sila sa ganun talaga. Mm-hmm. Pero meron mga babae naman na mamahalin ka lang kung ano ka. May, oo. Sarap ng ganun. Kumbaga, kung ano kanya nakilala. Oo. Kung nakasando ka lang. Sinasabi naman nila na ano eh. Naniniwala din naman ako na. Alam ba, kung parehas kayo middle class lang kayo. Oh. Alam mo yun, parang pag nagsimula kayong ganun, naniniwala naman ako na partnership yan eh. Lalo na pag naging mag-asawa kayo. Di ba tulungan naman yun? Tama. Di ba? So, parehas kayo. Ganun din sa usapang pag-date kung sino ang ano, di ba? Pwede ikaw muna ngayon, ikaw ngayon. Hindi naman ako naniniwalang all the time lalaki lang. Tama, tama. Kawawa naman yung lalaki. Tama. Unless, puro siya na lang. Unless na naliligaw pa lang o kaya eh, medyo bagong kilala. Pero alam mo, yung ibang babae, humahati sila kasi minsan ayaw nila ng utang na loob. Ayun, di ba yun nga sinabi ko sa'yo din kanina? Ako pag binigyan mo ako ng regalo, makatatlong regalo ka sa akin, bibigyan na rin kita. Kasi ayoko ng utang na loob. Nadali mo yun, natumbok mo yun. Ayoko nang magmukhang utang na loob. Kaya iba, kahit sa kainan, humahati rin. Correct. Dahil parang, actually, baka utang na loob eh, alam mo yun? Tumpak ka dyan, tumpak. May ganun, hindi naman dahil sa, may babae kasi iba may mga prinsipyo rin. Mm-mm. Siguro ganito. Again, case to case, diba? Siguro yung iba, kaya may prinsipyo, kasi may pera. Mm. What if yung babae may prinsipyo pero walang pera, talaga ikaw magbayad nun. Bagay kita, kaya case to case yan eh. Depends. Case to case, pakiramdaman. Kasi at the end of the day, kung talagang gusto niyo yung isa't isa at mahal niyo yung isa't isa, hindi dapat maging issue ang pera. Okay, mag-wrap up tayo. Sige, Miss G, anong ayun, siguro final words ko doon. Ito ang topic natin. Ito muna. Ang topic po namin ngayon, sa pakikipag-date ba, kailangan ba lagi ang lalaki ang nagbabayad? Ging. Isimulan ko doon sa case-to-case basis. Bakit case-to-case basis? Kasi naniniwala ko dapat pakiramdaman. Naniniwala ko na hindi lang dapat sagot ni lalaki all the time. Pero yung unang pagkikita, medyo crucial yun eh. Unang date nyo, unang labas nyo, make it something special siguro. Diba? Manong, hindi naman kailangan grandioso, hindi naman kailangan sa 5-star hotel kayo kumain, pero bilang ikaw yung nanliligaw at gusto mo siyang makasama, diba gusto mo gawing special naman? So, siguro naman, hindi naman kalabisan sa isang lalaki yun na dapat lalaki yung sumagot kung nanliligaw ka pala. Pero once na nasa relationship na kayo, that's the time na big tayo na. So, yun. No, ganun yung sa akin. Okay. Ako naman, I second the motion din. Siyempre, pag ikaw nanliligaw, kung hindi mo namang barkada yan, kung ikaw nanliligaw, ikaw ang nagaya eh. Uh-huh. Ikaw talaga dapat ang magbayad yan. True. Or kung hindi mo namang kaya, kung wala kang pera, yung nga, kahit pandesal, sandwich, o kung ano man, magbago. Oo, ang ganda na idea mo ngayon. Oo, kaya
magbaon ka na lang, may baon kang ulam. Uy, sabay tayo kumain, may baon ako. Yun, no? Yung mga ganyan. Ganun lang, oo. So, sa umpisa, syempre lalaki. Ngayon, pag kayo na, pag malaki ang kita ng... Ako ha, personally, pag ako, syempre gusto ko sagot ko lahat. Ganun naman. Okay. Pero kung ang kinikita ko, hindi naman ganun kalaki. Uh-huh. Tapos yung babae, maganda rin syempre magtulungan kayo pag kayo na. Oo, tulungan talaga yan. Tulungan dapat. Na. Ngayon, kung malaki kita ko, magagalit pa ako pag bumunod ka. Mm-hmm. Oh, so, pakiramdaman, di ba? Case to case. Oh, hindi lang sa pakiramdaman, parang depende sa sa kinikita depende mo. Depende sa sitwasyon. Sa kinikita mo. Oo, hindi na huwag tayong mag-judge na lalaki lang. Wala namang ganung rule. Oo, wala naman yun eh. Kung depende baga, ko nung kinalalagyan yung sitwasyon. Ngayon, oo, depende sa sitwasyon. Hindi pwedeng puro prinsipyo rin eh. Oo. Hindi pwedeng puro prinsipyo. Nag-evolve tayo. Kaya nga dapat, ano ba, sa, di ba dapat nga sabi nila, you are ready to changes. Di ba, ikaw? Mm-hmm. Nagbabago lahat, nag-change pati sa trabaho. Marunong ka mag-adapt. Marunong dapat, ka mag-adjust. Hindi pwedeng may stuck up ka sa tradisyon. Correct. Ayan, agree ako dyan. Hindi pwedeng tradisyon na dahil lalaki. Lalaki lang forever. Hindi. Case to case base yan. Kung hindi naman malaki kinikita ng lalaki, at ikaw, ganun din, si pareho lang kayong ordinary manggagawa, eh, dapat magtulungan kayo. Yes, tamo. Ngayon, kung mas malaki yung sa babae, mas malaki yung ambag niya kung gusto niya. Oo. Ganun lang. Kasi for sure naman magkakaunawaan kayo niyan eh. Oo. Kayo pa ba magkakahiyaan? Oo, hindi pwedeng kung anong tradisyon, kung anong kinalakihan, hindi. Oo, nakalaga, alam mo, biblical yan ah. Hindi porket, nasa Bible yan na, hindi porket, tradisyon o nakalakihan mo, eh tama yun. Totoo. Diba? Dapat. Dapat marunong tayong sumabay sa pagbabago. Yes. Yun. Diba? Yun. Thank you. Thank you, Miss J. Ang bilis ng oras, no? 1 hour mo rin pala ako nakausap. Galing mo ah. Very good. Hindi ka ba nangalay? Naka-ano ka ba? Naka-earphone naman ako. Ah, very good. Nagulat ako pagdating. Uy, alas 4. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka? Yes. Hindi ko nga namalayan. Parang may, may ka-phone pa lang ako. Ikaw pala, naka-ere pala to, no? Kala ko nag-uusap lang tayo. Pag wala ka, nalulungkot din ako eh, di ba? Oh, di bale, next Saturday nandyan ako. Oh, sige. Si Direk Grace ba ang nandyan? Wala. Si Direk Landing. Pero babatingin ko sa Direk Grace. Hindi, wala rin eh. Sila Georgian lang yata na doon, tsaka si Ed. Ano eh? Ah, talaga. Oh, ano ang apelido ni Ed? Parati ko nakakalimutan. Ed Acerada. Ed Acerada. Oh, nakakabulol lang yung apelido niya. Oh, Acerada. Acerada. Ed na lang. Ed, thank you ah. Siyempre magaling. Oh, thank you Ed. Oh, si Jurgen, sino pa nandiyan? Kuya June, Direk Grace, Direk Nanding, Direk Joey. Ayun. Happy birthday Kuya Al. O nga pala si Kuya Al David, happy birthday sa iyo at happy birthday din kay Mark Dueñas. Dueñas. At nandiyan si Direk Joey Perez, siyempre ang nagasikaso yata sa atin. Thank you Direk. Okay, so maraming salamat sa tumangkilik sa ating Love Idol. Ang Love Idol po ay every Saturday, 2 to 4 p.m. At syempre kay Miss Jessica, ang crush ng bayan. Uh-huh. Baka may gusto kong sabihin, Miss Jess. Yun lang, happy birthday kay Kuya Al. Mamaya, see you. Tapos, happy weekend sa lahat. Ayun, at syempre, tandaan niyo po ito, bago ko saran, yung pelikula ko, November 27 na po yun. Sana supportan niyo dahil ang inyong lingkod, pagkayan, pag ako po ay nakatira na sa tent, alam mo na yon, Miss Jessica. Ha? Meron namang ano yan eh. Anong tawag doon? Yung portalet. Pero, may portalet. Meron. Basta aayain ko buong pamilya ko dyan sa premiere night po. Ayun. So, ayun. So, nandito po ang yung lingkod, Air with the Capital A. Kasama natin ang crush ng bayan, Miss Jessica David. Signing off. Happy weekend. Ariel with a capital A. The Love Idol.